kung sino man po sa inyo na pupunta rito sa going up north, it is just 140 kilometers north of Manila. Dito po nakatayo ang simbahan dedicated to Santo Jose Maria Escriva. At kung sakaling mapapunta po kayo, kami po ay umaanyaya na bumisita o dumaan dito sa simbahan. At sa ganon, makikilala rin ninyo kung ano at sino si Santo Jose Maria. In God's time, it can be a shrine visited not only by the parishioners but also from other places. It's a pilgrim site. And so people would come here out of devotion to Santo Jose Maria Escriva. We know Tarlac kasi it's halfway to Baguio, so it's motor stopover. Parang we're trying to envision it as a spiritual stopover. We have to bring the church to the people. I was at the canonization and it was my very first time to see a ceremony like that. And I was inspired because of the so many people coming from different countries, the archbishops, cardinals and bishops coming together, speaking different languages with different colors. They all came for Jose Maria Escriva. Napakaganda nga po, dahil nga po yung mga turo niya ay sumasang-ayon to the present time. Yung pong kabuuan ng teaching ni Santo Jose Maria na kung saan pinapabanal ang gawain at napapabanal ang sarili sa ginagawa at napapabanal ang mga iba sa pamamagitan ng ating ginagawa. Maganda po ang pananampalataya sa aming parokya. Unti-unti po ang mga tao ay natututong magsimba, hindi po gagaya ng una. Dumadami po ang mga taong nagsisimba dito sa aming parokya. It is important that we understand that whatever our situation, wherever we are, whatever work we have, whether we are in the field as farmers or in the shops or in wherever, we have the idea that Saint Jose Maria Escriva implanted to us whatever we are, wherever we are, whatever we do, we can be friends with God. Almost all of my parishioners are farming folks. They are ordinary farmers. But always remember tilling soil, well done, and offered to God as a means of sanctification. Bawat tudling ng palay, inialay namin sa aming patron na si San Jose Maria Escriva para sa ikaliligtas ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa kagaling ng mga may sakit, para sa ikalalago ng aming parokya. Iniimbitahan ko po kayo na bisitahin o puntahan ang aming simbahan dito po sa Barangay Magaspak na alay kay Saint Jose Maria Escriva. Siya po ang pinakaninong namin para ilapit kami sa Panginoong Hesukristo.